good afternoon and good evening to everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment. We are one. We are now on diary entry number 882. I rarely have such visions, but I more often commune with the Lord in a more profound manner. My senses sleep, and although not in a visible way, all things become more real and clearer to me than if I saw them with my eyes. My intellect learns more in one moment than during long years of thinking and meditation, both as regards the essence of God and as regards revealed truths, and also as regards the knowledge of my own misery. Madalang ang mga ganoong pangitain ko. Subalit mas madalas akong nakikipag-isa sa Panginoon sa mas malalim na pamamaraan. Natutulog ang aking mga pandama, at bagamat hindi sa paraang nakikita, ang lahat ng bagay ay nagiging mas totoo at mas malinaw sa akin kaysa sa kung nakita ng aking mga mata. Ang aking pag-iisip ay mas mabilis na natututo sa isang saglit kaysa sa mahabang taon ng pag-iisip at pagninilay. Sa parehong bagay, kaugnay sa esensya ng Diyos at sa lahat ng mga inihayag na katotohanan, at maging sa kaalaman ng aking sariling kapalaluan at hapis. So ano ba yung sinasabi dito ni Faustina? Madalang yung kanyang mga pangitain, pero mas madalas yung nakikipag-isa siya sa Panginoon sa malalim na paraan. So may mastery na siya of communing with God. Hindi katulad natin na even if we are praying intently, solemnly, even in the silence of the night or of the room, medyo hindi tayo nakakapasok sa ganitong level of communing with God. So sabi ni sa ating banal na kasulatan, sinabi ni Jesus kung paano tayo mananalangin, di ba? Ang sabi ay, pumaroon tayo sa ating silid. Ipinid ang mga pinto at bintana. At manalangin ka sa Diyos Ama na nakakarinig at nakakikita sa iyo. So, when we say enter the room, it is not just the physical room, yung sinasabi nating sacred space natin. It is not just the room, kung meron ka mang prayer room, if you have a small chapel, or if you are in the church, these are still rooms in church, no? The room is inside us, nasa loob natin. And we need to enter in the depths of our soul. At kapag naroon na tayo, ang sabi, ipinid ang mga bintana at pintuan. Close the doors, close the windows, and enter into the depths, sa kailaliman ng ating kaluluwa. Ano yung mga pintuan at saka bintana na sinasabi? These are the senses. So, pansamantala, ipipinid muna natin ang ating mga senses. Mata, ilong, ating bibig, ating tainga, ating pandama. Lahat yan, the physical senses. So, shut down muna natin. Shut off. Paano gagawin yun? Lilisanin natin ang ating physical na katawan.
Papasok tayo sa isang lugar na wala sa mundong ito. A place that we can only reach through a different way, no? Yung maglalakbay tayo sa lugar na yon at the speed of light, mabilis. Kasi hindi naman yan naaabot ng eroplano. Pag sumakay tayo sa eroplano, mas matagal pa eh. That place, kaya nating abutin in a snap of the finger. Mas mabilis pa sa snap ng finger. Kasi nga yung speed of light, it is almost the same as the speed of light, 180,000 miles per second. O paano nangyayari yun? Sapagkat tatawirin natin ang tinatawag na eternity. Hindi natin alam kung saan ang dulo, eternity. And the more we approach eternity, the more we approach the zero time zone. We will never touch on the zero time zone. Mathematically, sa calculus, natatandaan ko yan is if you are approaching zero, but you will never approach zero. The curve is, yung graph niya po curve, but it will never touch zero. Kasi eternity. Otherwise, pag inabot ang zero niyan, papunta na sa negative. So, hindi natin aabotin yon. Ganun yung eternity. We do not know the end. Yung dulo, hindi natin alam at hindi natin maaabot dahil yun yung Diyos. God is eternity. At sa mga Hudyo, yun din yun, heaven. It is reaching heaven. No, kaya lang, yun nga, napakahirap isipin. Dahil yung isip nga natin, yung ating pag-iisip ay of this earth, of this world. No? Iwala naman kasi sa mundong ito yung tinatawag na eternity or heaven. It is at the other side. Kailangan mong tawirin yung veil, yung lambong. And so when we close our senses, when we leave the earth, kapag hindi na natin naiisip ang mga bagay dito sa lupa at yung ating sarili, we detach, the soul detaches from the physical body, then we are able to go to that place where we can be one with God. It is the exact definition of communing with God. At sabi ni Faustina, all things become more real and clearer. Imagine ninyo, ang lahat ng bagay ay nagiging totoo at mas malinaw kaysa sa nakikita ng physical eyes. No, then dito nakikita mo yung mga bagay na hindi naman nakikita ng mata, pero yun yung mas totoo. So, this is the illusion. This world is the it becomes the world becomes the illusion. No, yung mundo ang nababaliktad, no? Ang mundo ang nagiging illusion at ang nagiging katotohanan or reality is the other world. Sa ngayon, ang totoo sa atin ay ang ating katawan. The physical body, sapagkat ang katawan natin, ito yung nahahawakan natin. Nakikita, naaamoy. No? At ang mga bagay na nahahawakan natin, this is our reality sa ngayon. E paano kapag nawala na ang ating katawang lupa? What will be the reality? The reality, our reality, yung katotohanan sa atin ay biglang mag-iiba. We would be able to realize that this body is temporary, this body is not real. Pansamantalang kasuotan natin dito sa mundo. And when we go back to the Father, to heaven, this body will disintegrate. Because ang katawang ito ay hindi maaari doon. Hindi maaaring mabuhay ang katawang lupa natin sa kabilang mundo. Kung kaya, we would realize if we lived 100 years, for example, on Earth, 100 years is 100 years compared to eternity.
yung walang kawalang hanggan. So it would start from maybe, no? Maybe from the time of creation until the future. So imagine nyo kung gaano katagal yung panahon na yon in the concept of time. Pero sa konsepto ng mundo at oras, we lived 100 years. But the soul, matagal na siyang nabubuhay. Nagkaroon lamang ito ng katawang lupa. Our soul only took on this physical body as our temporary shelter or dwelling place. Itong katawang lupa. And so, yung sinasabi dito ni Faustina of seeing things more clearly, yun na yung na-lift na ang lambong. The veil has already been lifted. You see the analogy of exhibiting or displaying a masterpiece. Ang masterpiece, bago yan iladlad, nakataklob. There is a veil, di ba? At kapag handa na naipakita ng artist or ng creator ang kaniyang nilikha, his or her creation, the veil will be lifted. No? Yung tela na bumabalot doon sa masterpiece, doon sa sculpture, may tela yan, itataas ang tela to expose, to show the image or the masterpiece. So, ganito yon. Ganito yung nangyayari. Yung analogy na yung ganito yung nangyari ka Faustina. Mas nakita niya ng maliwanag ang katotohanan kapag nakakapunta siya doon sa lugar na yon. Kung saan ang lahat ng kanyang mga senses, the eyes, the ears, all the five senses that the body has, isa-shut off niya muna. At the veil, yung pinakalambong, will be lifted and she would be able to penetrate what is at the other side, doon sa kabila. And the beauty of accessing that other world is that we would be able to learn faster than learning here on earth. Dito sa mundo, basahin na natin ang isang buong library. Parang ganun, ano? Basahin na natin ang buong library, lahat ng libro sa library. Matagal yan bago mabasa lahat. Na even one book bago mo mabasa. Just by reading it, not contemplating or comprehending on the content of the book, medyo mahirap yun. Matagal. Babasahin mo isang makapal na libro, say if it has 300 pages, hindi lang naman yan isang minuto mababasahin. So you will have to spend really some time to read entirely the book. Iba pa nga, again, iba pa yung usapin ng understanding what is written in the book. But if you are able to access that virtual library, yung library na yan na hindi nakikita ng ating mga mata, kapag na-access natin yan, so imagine yung lahat ng libro na nandun, ang bilis mong mababasa at mauunawaan. It would be more real and clearer than using the physical eyes. Mas natututunan ang mga bagay in one moment. Isang sandali. No, kaysa sa in-spend mo dito sa mundo, ang haba-haba na ng buhay mong inilaan sa mundo, no, pero hindi mo pa rin naunawaan ang mga bagay. Even the most educated and genius of our time, kapag ginamit lang niya yung kaniyang physical brain, yung utak, matagal ang magiging matagal ang magiging proseso ng pagkatuto. Pero, if we would be able to access that eternity, that invisible library, learning is instant.
So, hindi ito na yung dahilan kung bakit kahit si Faustina ay grade 3 lang, no? 3 taon lang siyang nag-aral. Compare mo doon sa nag-doctorate, no? Nakatapos ng primary school, 6 years, nakatapos ng senior high ng another 6 years, so that would be 12 years. Magka-college ng 4 years halimbawa, so that would be 16 years. Magma-masteral for 2 or say, sige, sasabihin natin 2 years, so that would be 18 years. Kung magdo-doktor ka, another 4 years, so 20 years na yun agad. If you would specialize in one ano no field in medicine, depende kung ilang taon, no? So you will be spending at least 20 years for a certain mastery here on earth. Pero si Faustina, imagine 3 years of education here on earth. Pero nung na-access niya yung kabila, no? The library and the form of education, the spiritual discourse at the other side of the world, learning is very fast. Flash of light lang, no? Isang ano lang. When we say flash of light, parang isipin mo yung, di ba, yung representation ng bombilya na nagkaroon ng liwanag, no? So, ganun lang. Nagkaroon lang ng liwanag yung bombilya, nag-blink lang ng ganun, ang dami na niyang natutunan. Kung kaya, huwag tayong magulat or mabigla na nakapagsulat siya ng ganito kalalalim. At sinasabi nga niya, hindi kayang isulat ng kanyang pen, ng kanyang panulat, ang lahat ng kanyang natutunan. This is just a glimpse of what she had learned. No? Pero again, para magawa mo to, ma-access mo to, gayahin natin ang buhay ni Faustina. Full of challenges. Huwag na nating sabihing suffering, no? Challenges. Ating mga hamon na yon na araw-araw nating bubunuin, ito yung maglalapit sa atin doon sa mastery of our self. Sabi nga ni ng Greek philosopher, know thyself, alamin mo kung sino ka talaga. When you say know thyself, it is not what you think, it is not what you see, what you hear. It goes more than that, no? And these philosophers know what they are saying. Alam nila. So again, we are speaking in very broad language because that is the language of the soul. And it will take years for us to master. Pero kung magsisikap tayo sa disiplina ng espiritu, maaabot din natin yan, katulad ng nangyari kay Faustina in 30 years of her life. Imagine, napakaigsi ng buhay niya sa mundo. Pero yung pinakamatanda sa atin joining this 3 a.m., maaaring nakapag-graduate pa ng mahabang panahon ng pag-aaral sa kolehiyo hanggang sa masteral and doctoral degree. Pero yung natutunan po ng pinakaabante sa grupo natin na nakuha ng mahabang panahon, walang-wala sa tuldok ng natutunan ni Faustina in her 33 years of life. That is how powerful is at the other side. That is how powerful is our soul.